ng parable. Yan, the parable of the sower. Makikita yan sa Marcos chapter 4, 3 to 8 and 13 to 20. Handa na ba kayo? Babasahin ko na. So makinig mabuti. Kung sino man ang unang magkukwento sa inyong dalawa, makinig mabuti. Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at naguhay ng mainam. May uhay na tig-tatatlumpu, tig-aanim na po at tig-sasandaan ang butil. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman na mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak, ngunit di naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusik dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapanghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga, may tig-tatatlumpu, may tig-aanimnapu at may tig-sasandaan. Okay, so this time ang gagawin, yung isang kapartner, uulitin niya yung kwento, lahat lang nung natandaan, as best as you can, makikinig lang yung kapartner. Okay ba? Okay, so very good ang Panginoon sa pagkukwento. So, dito, this time, magtatanungan na. Yan. So, isasagot yung sagot doon sa question doon sa kapartner mo. Okay ba? Magsasagot ang kayong dalawa. Okay, unang tanong. Answer the following questions with your partner. Unang tanong, sino-sino ang tauhan sa kwento? Okay, isang minuto, mag-sharean kayong dalawa, sino-sino? Okay. Pangalawa, ano ang mga piniling desisyon ng mga tao sa kwento? Oh, okay. Pag-usapan nyo, tig-isang minuto kayo. Ano-ano ba mga desisyon ang mga pinili nila ng mga taong iyon? Kasi pinaliwanag ng Panginoon kung ano yan eh. Okay, so pag-usapan ninyo yung dalawa, tig-isang minuto kayo. Ano-ano mga piniling desisyon? Ano-ano ang posibleng nadarama ng mga tao sa kwento? Siyempre, tao ko yung kwento ng Panginoon dyan, ha? Ano-ano ang posibleng nadarama ng mga tao sa kwento? Okay, share mo sa kapartner mo. Isang minuto lang. Okay.
Okay, so nasa pang-apat na, na question na po tayo. Ito, maganda itong tanong na to. So mag-usap kayong mabuti. Pang-apat na tanong, 2 minuto. Ano ang nakatawag ng pansin mo sa kwento? Ano yung nakakatawag ng pansin mo sa kwento? Ano ang nalaman natin o natutunan natin tungkol sa Diyos sa kwentong ito? Ano yung nalaman natin tungkol sa Diyos sa kwentong ito? 1 minuto lang. Okay, last question. 2 minuto. Tigil 1 minuto kayo. Ano-ano ang gustong ituro ng Diyos sa atin sa kwentong ito? Palitan kayong dalawa. Ano-ano ang gustong ituro ng Diyos sa atin sa kwentong ito? Sige po, simulan natin 2 minuto. Pag-usapan yung dalawa. What does the parable mean? Pangalawa, what should we expect from the parable? And 3, how should we plan? How should we plan? Okay, so taas po ang kamay ng mga handa na. Yan, yung iba hindi pa handa. Okay po. Sige, 10 minutes. Pag-usapan niyo po sa inyong grupo. Okay, mahaba-haba po yan. So lahat ng inyong natutunan, pag-usapan niyo po ngayon. Sige, 10 minuto lang. What should we expect? Ano ang maasahan natin mangyayari kapag tayo ay maghahasik? Kapag tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos ayon kay Jesus, ano mangyayari? What is God impressing upon you based on this parable? Ang ganda. Pwede ba mag-share sa church mates? What is God impressing upon you based on this parable? Sige po. Ngayon naman po, yung progress na kapag impart na ba tayo ng vision sa ating church. For those who have started to impart vision, ano po ba ang gumaganang mainam? Meron po bang magandang mag-report dito? Yung key lay person, importante kasi na hindi lamang ang pastor ang gagawa. Ano po? Kailangan mas to eh, sa ilalim eh. Movement ito eh. All pastors po, pwede po bang tumayo? Yung mga pastor po, pwede bang tumayo? And then, pwede bang tabihan niya nung key lay person kung nandito? Please stand together. Ngayon naman po, doon tayo sa testimony. Sa pag-share ng testimony. What progress have you made in sharing your testimony? Po, practice po natin yung ating testimony. Okay, mag-partner-partner tayo. Get your partner. What progress have you made in looking for persons of peace? Share po natin sa ating grupo. Ngayon naman, tatanong natin, pray, care, and share. Sino na po ba ang nakapagturo nito sa church? Pwede po bang tumayo? Napakaganda. After nung service na ginawa namin dito, meron na kagad na tweet. Sabi niya, I love to love others. I love to care for others like Jesus cares for me. Matagal na natin alam yun, ano? Pero tinitweet nila after the service. So nakakatawa.
Pray, care, share. Kailangan tayo ay mananalangin. Bakit? Because without Him, we can do nothing. Continue to pray, pray without ceasing. Amen. And care, hindi lang sa salita, kundi sa paggawa. And then, share your testimony for the gospel. Bridge to the gospel. Amen? Kaya importante, importante, pray. Pakisabi, pray. Pray. Care. Share. Share. Amen. What have you learned about teaching, pray, care, share in our church?